Na-band yung ka-isa-isang produkto namin sa Shopee. So, nagulat kami pagising namin. Meron na nag-notification sa amin na yung ka-isa-isang produkto namin is, may lumabas dito sa notification, na-band daw from listing. Kasi, sa natin, yan, suspended because of maling listing. So, product listing, basically, nilagay kasi namin siya sa beauty and well, beauty and wellness, I think. So, nung in-update namin siya, nag-submit kami ng, ang tawag dun, Beb? Reinstatement para ma-activate ulit yung product namin. So, lumalabas na matagal pala ang proseso ng reinstatement na yun. So, untay-untay lang. Pagtapos namin mag-submit ng reinstatement, nagunod kami ang tagal. Tapos, nag-submit uli kami ng reinstatement 2 beses. So, dapat pala, hindi mo na ginagalaw kapag nag-submit ka na once kasi 24 to 48 hours ang processing nila para ma-review yung product mo, no? So, nung pagkalipas ng 48 hours, ni-review na ni, bago pala namin sinubmit yung dispute namin, in-update muna namin yung category. So, nilagay na namin siya sa medical and supplies. So, dito lang talaga kami nagkamali eh. Hindi namin siya nilagay sa medical and supplies kasi nang hihingi ng parang FDA code. So, wala naman kami nun. Tapos, nung sinerge namin yung mga ibang nagbebenta rin ng face mask, pwede naman palang ilagay ng NA. Kaya, nilagay namin siya yung una sa beauty and beauty products. Kasi, wala kaming FDA code. So, dapat pala diniretso na lang namin sa medical supplies. Tapos NA na lang yung FDA code. Yung parang registration yung sa food and drugs eh. So, wala. Pwede namang NA. So, ngayon, under review naman siya. For review na. Lumalabas na 71 hours. Ah, ilang hours, Ben? Ang for review nila? Review 48 hours for reinstatement 3 days. Reinstatement 3 days. For review 48 hours. So, lumalabas na 5 days. Yun. Halos isang linggo din siya natenga. So, okay lang naman din kasi paubos na. Untay-untay na lang natin. Update namin kayo kung may mangyayari pa bang ibang problema dito. Thank you. And sana bumalik na to. May parating pa naman kami ibang face mask. Okay. So, kung paano pala i-update yung product listing, may mga link naman dito si Shopee, no? Kung bakit na-violate at saka kung ano yung mga i-edit mo. So, kinik lang namin yan para... Yan. Kung ano yung mga na-violate namin. So, ito yung mga violation namin ng mga policy ni Shopee. So, ay mga na-violate namin. So, click nyo lang yan para mabasa nyo kung ano yung mga na-violate nyo. Tapos, may instruction dyan si Shopee kung paano nyo i-resolve. Kung paano nyo i-update yung produkto. Tapos, huwag nyo nang paulit-ulitin pala yung pag-update ng category nyo, no, ng violation nyo. Kasi, 24 to 48 hours nga bago ma-review, no? So, kami, magpaspatuloy ng 5 days. Nag-chat na lang kami kay Shopee.
para sabihin na na nagalaw namin na nagalaw. Then mga after mga one day yata, nag-chat si Shopee uli para magbigay sila ng form na nagpapinapapilapan yung details kung bakit doon napunta yung product listing, ng pangalan ng shop, anong reason, bakit nandun. So yun, etc. etc. Tapos Xerox ng ID nang hingi siya. So yun, sana... At least anticipated nyo na, may video na kayo na ganito, no? Kung ano yung dapat nyo gawin. Huwag nyo na lang paulit-ulitin kasi kami inulit-ulit namin kasi matagal yung nainip kami sa pag, ano, pag-review nila. So, yun lang naman. Okay, sana may nakakuhaan nyo to ng aral din, no? Sa umpisa pa lang dapat ginawa na namin ng tama. Okay, thank you.